pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakanin ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. "Gayon ang sinabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama." Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pag-unawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang Salita ng Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagkasalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di maparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay di sila abutin. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabag, aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagpatuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, "Ephata," ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, "Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipe." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Today is February 13. Siguro yung iba na medyo nag-iisip, "Naku, hindi yata magandang araw ito. Friday the 13th. Mga kapatid, nasa sa atin pa rin po yan kung paano natin bubuuin, pagagandahin o sisirain ang araw natin. Wala sa petsa yan. Nasa pagdadala ng tao yan. No? At katunayan, gusto ko na po kayong batiin ng advance Happy Valentine's Day. Bukas po ay, ngayon pa lang, I am sure, lahat po tayo, ang ating naiisip, ang ating nararamdaman ay nag-uumapaw na pagmamahalan, pagmamahal. Kaya siguro maganda bukas talagang ipagdiwang natin ang Valentine's Day. Hindi na naman po ito tungkol sa mag-asawa, mag-girlfriend, boyfriend. Tandaan natin, marami pong mukha ang pag-ibig. Pag-ibig ng magnanay, magtatay, magkapatid, magkaibigan, magkapitbahay. Ipahayag natin, isigaw natin
ang ating pag-ibig para sa kanila. At saka tayo naman, on our part, di ba, masarap din na naririnig natin kung paano tayo mahalin ng ibang tao. Kaya nga, huwag nating tignan bilang baduy, corny, no? Mga kabataan na nandito ngayon, please, mga kabataang nanonood o naririnig ito, please, huwag kayong matakot na ipahayag ninyo yung inyong pagmamahal. Iparinig ninyo sa kanila. And speaking of iparinig, alam niyo po, ang ebanghelyo natin ngayon ay madrama. Madrama ang ating ebanghelyo ngayon. Ito ay tagpo ni Jesus at ng taong hindi makarinig. Bingi. May mga extra mga tao sa paligid nila. No? Habang si Kristo ay pinagkakaguluhan ng mga tao, may dinala sa kanyang bingi. No? Alam niyo po, napakaganda nung unang reaksyon ni Kristo nung dinala ang may sakit. Ano ang ginawa ni Kristo? Inilayo niya sa mga tao ang bingi. At sa kanya ito hinipo at pinagaling. Inilayo niya. Ang hirap po siguro noon, yung hindi ka makarinig. Ako po, nung last year na marami po akong ininom na gamot, isa po sa naging epekto, talagang medyo nahirapan po akong makarinig. Ang hirap. Ang hirap pala. Yun po eh, paminsan-minsan lang. Paano pa kaya kung talagang wala ka nang marinig, hindi ka pa makapagsalita? Kaya nilayo ni Kristo. Ang tanong ko lang, pwede naman pagalingin ni Kristo yon nang nandun na, on the spot na, marami naman siyang ganung ginawa, on the spot. Pinagaling niya. Pero itong lalaki, makikita ninyo, nilayo pa siya ni Kristo. Bakit kaya? Bakit siya inilayo ni Kristo? Sa akin pong pagninilay, mga kapatid, minsan siguro, sadyang alam ni Kristo kung ano rin ang dahilan ng pagkabingin natin. Hindi lang sakit, hindi lamang po ito tungkol sa physical na karamdaman, hindi lang ito nahawa o namana. Alam niyo, minsan, ang matinding nakakabingi ay yung mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin. Ay yung mga bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa atin. Siguro nakita ni Kristo yun eh. Kaya niya rin inilayo yung lalaki. Kasi parang bingin-bingin na siya. Bingin-bingin na siya sa kadamutan ng mga tao. Bingin-bingin na siya sa paninira ng ibang tao. Sa panghuhusga ng ibang tao. Kaya siguro bago siya pagalingin ni Kristo, siya inilayo para kapag siya ay gumaling, ang una niyang maririnig ay ang tinig ng Diyos. May mga pagkakataon sa buhay natin na kailangan din talaga nating lumayo muna. Lumayo mula sa sigawan ng mga taong humahanga sa atin, ng mga taong pumupuri sa atin. Lumayo mula sa paninira ng mga taong nanghuhusga sa atin, nanghahamak sa atin. Lumayo tayo at para marinig natin ang tinig na tunay na magpapalaya, magliligtas at mag-aahon sa atin. Sabi ni Kristo sa bingi, Ephata, be open, mabukas ka. Napakasarap po nun, di ba? Napakasarap makarinig ng mga salitang nagbibigay ng pag-asa, ng lakas, nagbibigay ng tiwala, nagbibigay ng pagmamahal sa atin. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, ito po ang paalala, ito po ang imbitasyon ni Kristo sa atin. Ito ang misyon natin ngayong araw na tinatanggap. Sana, sa bawat pagsasalita natin, tayo ay nakapagbibigay ng tunay na lakas at pag-asa sa kapwa natin. Huwag natin isasara ang bibig natin bago matulog nang wala tayo nasasabing tama, maganda at mabuti sa kapwa. Sapagkat araw-araw, nakikinig ang Diyos, naririnig tayo ng Diyos. Sa araw na ito, anong magandang bagay ang pwede mong sabihin? Sa araw na ito, anong tamang bagay ang dapat mong
marinig. Be open. Amen. Thank you.